Hi guys, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng broccoli. Okay, bago dyan, kilalanin muna natin si broccoli kung sino siya. Okay. Broccoli ay isang gulay na mayaman sa nutrisyon. Wow! Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng broccoli na kahit wala kang lupain, basta may bahay ka lang at bakuran, pwede na. Kapag nagawa mo ito, hindi lang ang health benefits ang makukuha mo rito, kundi pwede ka pang kumita ng malaki. Tapusin mo lang panoorin ang video ito, isigurado ko sa iyo na mabilis mo itong matutunan at habang buhay mo itong madaladala hanggang sa inyong pagtanda. Alam niyo ba bakit sobrang mahal ang broccoli sa merkado? Ang presyo ay nagkahalaga ng 80 to 200 pesos per kilo. Dahil ang broccoli, bukod sa masarap na, mayroon itong 9 health benefits na makakatulong sa inyong kalusugan. Ayon sa isang MPHRD o Master Public Health Registered Dietitian na si Cynthia Sass sa Los Angeles, na ang broccoli mayroon kang makukuhang nutrisyon tulad ng bounty of nutrients, high in fiber, help prevent cancer, heart protection, link to brain health, keep bone strong, fight inflammation, natural detox, and antioxidant protection. Kayo na bahala magtagalog niyan, basta ako na bahala sa English. Okay, ngayon ituturo ko sa inyo ang pagtatanim ng broccoli step by step. Okay? Step number 1, magpunla ng buto. Maghanda ng box at lalagyan ng lupa. Kapag wala kayong box, pwede kayong gumagamit ng balde, panggana, or tupperware. Pagkatapos nito, ay ilalagyan nyo ng paper egg tray sa ibabaw. At lalagyan mo ulit ng lupa. Bakit may lupa sa ilalim? Ang purpose nito, kapag kayo ay nagpunla, mahaba yung ugat papunta sa ilalim. Pagkatapos niyan, diligan mo siya ng tubig para mabasa at butasan mo na yung lupa para lalagyan ng buto. Ang paglagay ng buto, kailangan 2 or 3 buto ang ilagay mo sa bawat butas kasi hindi lahat ng buto ay nabubuhay. Pagkatapos mo malagyan ng buto, takpan mo ulit yung butas ng konting lupa para mag-moisture doon sa loob. Then, diligan mo ito ng tubig para mabasa siya. Pagkatapos niyan, hintayin mo siya sa loob ng 10 to 13 days para mag-transplant na. Sa mga hindi pa nakapalo, pakipalo naman ang ating page para ma-update po kayo sa mga bago kong videos. I-click niyo lang ang kulay blue na button na follow para makapalo na po. Step number 2. Ihanda ang container, hatiin ito sa gitna, kahit anong mayroon kayo dyan sa bahay niyo, pwede nyo gamitin. Takpan ang mga butas at lalagyan ito ng lupa, pupunuin. Kahit anong container na iyong gamitin ay pwedeng-pwede, basta pwede mapagtaniman. Kapag okay na ay pwede na niyo pagtaniman. Butasan ang lupa, ilagay ang seedlings, dahan-dahan kukunin ang seedlings at isama na niyo yung tree. Yan, kasi karton lang yan at malambot. Ayan, tabunan mo ulit ang lupa na konti. Pagkatapos nyo magtanim, sa ibabaw nito ay lalagyan nyo ni pangharang. Tulad nito, nilagyan siya ng balat ng itlog. Kung wala kayong balat ng itlog, pwede kayo maglagay ng rice hull. Pwede rin kayo maglagay ng balat ng niyog na pino-pino. Ang purpose lang naman ito, bakit may pangharang sa ibabaw? Para ang lupa ay laging nagmo-moist. 10 days after mag-transplant, ganito na kalaki. 38 days, ganyan nakalaki ang gulay. So, kitang-kita niyo, green na green, healthy. So, ayan. So, pwede na mag-apply ng organic fertilizer. So, yun ang pinakamaganda, organic. Para mas lalong tataba yung halaman niyo, yung pananim, pati yung lupa, no? Hindi nasisira. Ayan, butasan mo lang siya, tsaka mo lalagyan ng organic fertilizer, at tsaka mo tatabunan ng itlog. Ayan, ibalik lang yung itlog na balat. Ayan, 60 to 70 days ay pwede na mag-harvest.
So, pwede siya lumag-fast, mga 80 days, pwede din, para mas malaki. So, ayan, kung kitang-kita naman nyo, malaki na yung bunga niya. So, mayroon pa tayong cauliflower, no? So, ibang kulay. Kung mayroon kayong mga katanungan, huwag kayong mahiya mag-comment dyan sa baba at replyan ko kayo ng paisa-isa. Kung marami kayong natutunan, huwag niyong kalimutan i-share ang video na ito para mas maraming nakakita at marami tayong natutulungan. The more na marami kang natutulungan, mas maraming blessings ang paparating sa iyo. Thank you for watching!